ko. Good morning. Nagkalat na naman kayo. Ah, Bol? Bol, ikaw nagkalat niyan? Ha? Kalat-kalat kayo. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Bakit? Ako ba yung nagkalat niyan? Ha? Ba't kayo nagkakalat? Bakit? Kayo ba yung naglilinis? Ha? Hindi naman kayo naglilinis eh. Kalat kayo ng kalat eh. Ha? Mga pasaway kayo. Patay Malaysia pa kayo ha. Patay Malaysia pa kayo ha. Hindi nyo ako pinapakinggan ha. Asa na si ano? Cloudy. Cloud dito. Cloud? Dito bebe. Dito. Dito. Dito bebe. Good morning. Good morning, baby ko. How are you this morning, baby Cloudy? Baby Cloudy ko. I love you, baby. I love you, baby ko. Ayan mo yung dalawang yan, oh. Makulit na yan, oh. Nagkalat sila na, bebe. Hello mo sila, bebe. Hello. Hello. Hello guys, good morning. This is Cloudy. This is the very, very, very good boy. Yan, pinakamabait. Na? At yun yung mga pinakamakukulit na aso. At ang pinakamabait itong baby, baby, baby. Baby, 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 baby. Okay, so let's start the day. Let's start the day, guys. Magluluto tayo ng sinangag. Okay. So, medyo tingnan muna natin yung sa labas, guys. Unusual. Dati, ang dami dumadaan dito. Ngayon, tahimik. Sabang tahimik ng daan. So, lalagay ko muna kayo dito, guys. Magbawal. A few inches later. Mag-wash-wash-wash. Hugas lang tayo dapat palagi ng kamay. Para malinis ang ating mga kamay. Para iwas coronavirus. So, kahit na maubusan man tayo ng alcohol dyan, mas mahalaga pa rin yung water at soap bago humawak ng kahit na ano. So, magluluto ako ng sinangag, guys. But before that, syempre, maglilinis muna ng kamay. 3 weeks later. Muna guys, ilalaga muna natin ang papakuluan muna natin na maayos yung giniling para matanggal yung lansa niya. Meanwhile, so guys, medyo natuyo na yung ano, tuyo na yung water. So, gagawin natin, medyo isangag-sangag pa muna natin siya. Yung ground pork. Tapos, lalagyan siya ng konting oil. Yan. So guys, nag-brown na let's add the pepper.
Let's add bell pepper, the sage, coriander, salt, and maglalagay na tayo ng gulay. Lalagyan natin, guys, ng cabbage. Lalagyan natin ng egg. Nyo guys, di ko siya sinatay na sa ano, di ko siya sinatay sa garlic, di ba? Kasi yung ilalagay ko guys is garlic powder. Mas malasa kasi yung garlic powder. Now, last but not the least, the rice. O, di ba guys? Rice. Kanin na, ulam pa. Nag-blend na sila ng yung rice. Mas masarap guys yung kung papakaluto mo yung rice. I-sprinkle natin later guys yung ano yung garlic powder. So guys, ibubugod na natin ang ating garlic powder. So depende sa inyo guys kung gaano kadami yung gusto yung garlic. So, depende rin siguro sa dami ng rice na iluluto ninyo. O, depende sa taste nyo. Okay, may ito ang ating matika. Magpipili tayo ng itlog. Scrambled eggs. Egg is ready! Whoops! Okay, so, ito yung partner natin sa fried rice. Yung tuyo. Ayan o. Tuyo. Diba masarap na combination yan guys, no? Tuyo tsaka sinag. Next naman ay ang tuyo. Yung mga tuyo. Piprito natin mga tuyo. Bago naman. Pinakain ba kayo ng tuyo guys? Okay. Tinan nyo guys o. First from yung mga tuyo, hindi sila ano. Hindi sila ano, malambot. Di gaya ng ibang tuyo guys, iba kapag niluluto mo, sumasambulat. Malambot sila. Ito guys, yung different. One eternity later. Guys, luto na ang ating sinangag with tuyo and egg. Sarap naman. Filipino traditional breakfast. Let's eat. Kainan na. Coffee is ready. So, what's your personal choice of coffee, guys? With cream and sugar ba? Ako, guys, ano lang, with cream, without sugar. Eh, hindi naman ako diabetic, kaya lang hindi lang talaga ako mahilig sa matamis. Okay, so guys, meron ako dito na spinach. Ang dami yun, no? Kaya lang, tatanggalin ko to guys. Kasi kapag nilagay mo sa ref na may ganito, may tendency na masira siya. So, ito yung, papakita ko lang guys yung kung paano ako nag-i-store ng mga gulay sa ref. Tatanggalin ko muna to guys. So guys, puputulin ko lang to. Dali. Yan. Puputulin ko yung part na ano. Tutubo pa ba kaya to? So, tatanim ko to guys. Try lang. Ibababad ko lang muna sa water.
Kasi sa labas, may binabad akong talbos ng kamote. So, guys, isasama so ito, ko siya. Ito yung Tupperware. Lalagyan ko siya ng basahin. Tapos, dito ko i-store yung gulay, guys. Yung spinach. Okay, tapos pakabalot mo lang. Pakabalot lang natin. Kasi ano eh, sayang. Sayang yung gulay kapag nalusaw lang siya sa ref. Yan, pakabalot-balot lang guys para hindi siya, ano, mag-moist. Pag nag-moist na kasi siya, at nagtubig na siya sa loob, yun na, wala ka ng gulay. Okay guys, isasalba natin yung... Sasalba natin yung talbos ng kamote. Kasi ano, dry na siya, oh. Patutubuin ko siya. Sayang din kasi guys, sa mahal ng gulay sa palengke. Tapos din naman, basa-basa lang makakalabas, di ba? So, importante yung magtanim tayo. Eh, guys, oh. Bababad ko siya sa, ano. Ayun, guys, oh, meron na siya, oh. Nagkaugat na. Nagkakaugat na. So, guys, lalagyan natin siya ng water. Okay, guys. So, ibababad natin yung talbas ng kamote. Pag nagkaroon na siya ng madaming ugat, itatanim na natin siya sa lupa, sa paso, or sa lalagyan ng ano, plastic bottle. Tapos ito yung kanina, yung spinach, katawan na spinach. So, ibababad ko siya guys, yung mga spinach para patutubuin natin. Ito kasi yung spinach guys, ginagawa namin kasi itong juice. Ayan o. Okay, so ayun na, nakasoak na sila sa tubig. Okay. Ito guys yung buto ng dates. Ayan o. So yung gagawin ko dito guys, ilalagay ko sila sa wet na sa basang cotton. Ayan guys, ilalagay ko sila sa basang cotton, sa basang bulak. Titingnan natin kung tutubo sila. Tapos, tatakpan ko siya din ng basang bulak. Importante yung ano, pagtatanim, di ba guys? Ako gusto ko, mas gusto ko pa nga yung buhay sa probinsya. Ayan. Yung mga, puro mga fresh yung kinakain. Ayan guys. So ito na yung mga to guys, dahon at ay dahon. Mga seeds ito, mga buto ng malaking papaya. Ilalagay ko rin sa may bulak. Yung mga seeds ng papaya, guys. Bigay ito ng kaibigan ko. Galing to sa Batangas. Actually, binigay niya to. Matagal na eh. Kaya lang di ko pa sila natanim. Sayang naman. Malaking papaya to, guys. Tapos ang tamis pa ng ano, ng lasa. Ayan na guys. Binasa ko yung ano, yung bulak. Tapos nilagay ko yung mga papaya and then tinakpan ko ulit ng basang bulak. Okay. Tapos itatabi ko itong mga to guys. Ilalagay ko sa ilalim ng lababo. Kikip ko sila dito guys. Kikip ko dyan yung mga yan. Bibisitahin ko na lang palagi. Tapos sana tutubo sila no guys.
Iba rin kasi yung ano yun, may tanim na mga gulay tsaka prutas sa bahay, sa kapaligiran, di ba? Sayang din naman yung pera ang ibibili pa. 2 hours later. Pagkatapos ng almusal, guys, nagpe-prepare naman tayo ng para sa tanghalian. Yung sa tanghalian natin, guys, nagluluto tayo ng munggo. Yung munggo, lalagyan natin ng dahon ng ampalaya. At magpiprito tayo ng galunggong. Okay, so ito yung ulam para ngayong tanghali. Prepare ko na yung ano, guys, yung dahon na himay ko na. Dahon ng ampalaya to. Tapos, binabad ko muna yung munggo. And then, nagpiprito na tayo ng isda. Nagpiprito na yung galunggong. Okay, so guys, kahit naman hindi agad kakain, kasi yan yung kagandahan pag nagalmusal ka ng rice, mabigat pa yung tiyan mo. So kahit na hindi muna agad kakain. So binabad muna yung ano, binabad ko muna yung munggo, and then tapakuluan later, and then i-blender ko na lang para mas madali. Meanwhile, share ko lang din, guys, sa inyo yung pangkulay ko ng hair. Itong pangkulay ko ng buhok, guys, natural ito. Ano ito? Brewed coffee. Brewed coffee ito, guys. Eh. Tapos, yung brewed coffee, ano ito? Antioxidant. Tapos, ano? Maganda sa buhok, malambot. So, brewed coffee, tapos lalagyan ko siya ng conditioner. Dalawang conditioner. Share ko lang sa inyo to, guys, kasi ano, maganda sa buhok. Malambot. Natural pa. Hindi siya nakakalugos. Ano ba yun? Nakakalugos. Hindi siya nakakakalbo. Hindi siya dangerous sa ano. Sa anit. Kasi kape siya. Okay, halo-halo. So, guys, lalagyan natin ng egg. Lalagyan natin ng egg to, guys. Yung kape, yung brewed coffee, lalagyan natin siya ng egg. Yan. Yan, guys. Okay. So, brewed coffee. I-mix natin ng minix natin siya kanina ng conditioner, tapos nilagyan ko siya ng egg. Guys. So, ito na, guys, yung aking pangkulay ng buhok. A mixture of brewed coffee, conditioner, at saka egg. Yung egg, guys, yung pampalasa ng buhok, yung pampabaling ng buhay.
Di ba guys, usually kapag nagko-color ng hair, parang ano no, parang piluka. Yung ano, yung artificial na coloring, parang piluka. Pero to guys, parang natural, natural ang buhok mo. Ano, vitamins pa to sa buhok, sa anit. Agad hahaba yung hair, tapos ano, yung malambot yung buhok. Okay guys, so magpa-color na tayo ng hair. So habang yung anak ko siya daw yung nagprito ng isda, siya na rin daw yung pagluluto. So yung gagawin ko, kukulayan ko na lang yung buhok ko. It's another day guys, so I wish you all to have a wonderful day and a blessed day to all of us. Thank you for watching and keep safe everyone. I love you everyone. Thank you.